Naiaho na rin siya rin. Dalawang 3 tonner ang rescue. Pare, punta natin sa pangalibas ng Mercedes. Nasa, san? Nandito ako ngayon sa ano, yung kinuhaan natin ng pin code. Ito yung bato. Yan yung straight, patung ron. Para siyang tingin ko yung parang naka-flower pattern. Dadaan ako dito, sir, sa pa-straight ng 260 degrees southwest. Ipababa ito, isang bato. Yan, may bato. Yan. Kaya lang nakakatakot, parang mukha siya ng ahas. Yan. Isa pa siya dito, sir, sa ilalim. Yan, yan yung hugis niya. Yan yung hugis niya. Ayan. Sir, yung may marka. Ayan. Kabuuan ng anak, plastada niya. Pero yun, sa may puwitan ni Lito, bato. Sa likod ni Mike, bato. Puno na yan, bato. Ito pare. Yan, okay na yan pare. Kita na yan ni ano, code. Pag ganyan sir, ang pusto nyo. Yan. Yan, sir, yung natitirang dalawa. Na bato. Ay, taas na namin yung isa dito. Lagyan namin yung taas. Bukas lang ikot. Tutulog. Tutulog na. Tutulog. Bakas na natulog. Nag-i-green, nagbublog na. Wala. Yan sir, oh. Naglabas yan sa 4.5 feet. Pero ang hukay natin, nasa almost, ano na yan, almost 8 feet. 7.5. Kaya lang, hindi pa natin nalakupin ito. 9 feet na yun. Pana natin yung kapon. Yung mga 8 feet ganyan. Harap yan. Yan, dyan nakapatong yung malaking bato na yan. Yan sir po yung yan ang napapatunga, nakaharap yung patulis na yun doon. Sa papasok sa loob. Tapos itong maliit na to, ito ang nakapatong sa kanya. Ito ang nakapatong. Nakagayan siya. Nakapatong doon. O pare, kina, papakita natin. Yan yung nakapatong, parang yan, yung nakapatong doon. Ito naman yung napapatunga nung hindi pala perfectong hard sir, may isa pang parang paaro. Pag nakaharap doon sa butas, sa bandang kanan. Tapos yung isa papunta naman dito. Yan naman, papasok ang ano yan. Posisyon. O yan, nakaganyan daw sir yan o. Oh. Yung sa ilalim o, oh, parang tingon naman siya o. Oh. Parang ngipin o. Oh. Ang lahi mo. Sa kayo yung tawag ay Arya. Yan sir o. Oh. Bilog. Tapos ganyan. Ayan siya. Yan yung kabuuan o. Yan. Parang siyang shell. Sana nagdaya mo na. Ito pala, para tuhog. Ay, kain na yan. Ahog ka daw po eh. Kaya para tuhog. Naiaho na rin siya rin o. Laki. Talaga sir, pinahirapan. Dalawang 3 tonner ang rescue na ano ay ratchet. Yan o. Laki. Yan. Pare, punta natin sa panganibas Mercedes. Yan. Nasa Santa Rosa. Santa Rosa? Sabi mo na, galing Manila. Santa Rosa. Kaya nga, sabi mo, galing Manila. Oh. Eh, baka nasa Manila, uli kayo na. Pero na, baka nasa Santa Rosa. Uli kayo, di mo kinu... Malinis na yan. Brinas na yan kagabi. Thank you.
gusto sa'yo. Ito dito parang kutam. Kasi sa dalawa. Kasi ito. Kaya alam mo bang hinihintay natin mga katits? Let's do this! Heart sign sa ilalim ng batong malaki. 10 feet under. Assessment 521. Thermal scan. Magandang araw sa inyong lahat mga katiits. Halina at samahan niyo ako sa pag-review dito sa isang area ng kasamahan natin kung saan ongoing ang project sa area nila para madagdagan ang inyong kalaman pagdating sa pag-treasure hunting. Ngayon, umpisahan na natin. Napanood niyo naman sa naunang video kung saan nag-umpisa si Sir sa video niya. Dito kami kumuha or dito si Sir kumuha ng pin coordinate sa batong ito. Ngayon binigay niya sa akin at binigyan ko siya ng sukat direction simula sa batong ito going to 260 degree magsukat or nagsukat siya ng 22 meters at pagdating sa unahan ito ang natamaan nila, napalibutan pala ng batong malalaki. Ganito ang pattern simula doon sa binigay kong pin coordinate area kung saan sila magsukat 22 meters pagdating sa dulo. Ganito ang pattern ng bato mga katiits. Ayan, paikot. Napanood nyo naman sa naunang video, pinaikutan pero sa gitna may apat na bato na naka-pattern pa square. Kaya yun, nag-umpisa na sila ni Sir sa pag-hukay, pag-tisdig sa ilalim. Pero ang grupong ito pala mga katits, nasamahan ko ito sa actual sa pag-survey dito sa area ni Sir. Subalit ang lugar ni Sir medyo malawak-lawak ang lupa niya, kaya ang areyang ito kung saan nag-hukay sila ngayon, hindi namin ito na or hindi ko ito na reading ng maayos. Medyo masukal ang lugar. Doon kami sa mga or doon kami sa ibang bahagi sa bandang baba. Nasa taas ito ng bundok. Kaya ang ginawa ko, sinilip ko na lang ito sa thermal scanning. At ito na yon, naghukay na sila sa parting ito. Pagdating sa ilalim, meron silang mga sign na nakukuha. Sinusundan ko naman sa pag-sign reading dahil pinapasa nila ni Sir sa akin. Subalit pagdating sa 4.5 to 5 feet under, ito ang bumungad sa kanila. Malaking bato. Ang kagandahan lang nito mga katiits, sa ilalim ng mismong malaking batong ito, sinabihan ko sila ni Sir na kunin ninyo ang kakaibang sign dyan sa ilalim dahil positive treasure site ito. At isa na ang batong ito na nakuha sa ilalim doon sa pinakamalaking bato. Style siya na parang muhon. Apat ang kanto. Deform siya. Hindi siya perfect na pabox. Ibig sabihin nito sir ay magta-travel pa talaga papunta sa ilalim. Mayroon siyang patulis. Down lang talaga. Yan ang unang bato na nakalagay sa mismong batong malaking ito. Ayan yung batong yan. Pero sa ibabaw rin ng batong ito, ilalim mayroon nakalagay, sa ibabaw din mayroon din, at ito yon. Saan na yon? Ayan, malapad. Para siyang may uluhan or tuka sa bahaging ito na nakadungaw sa baba, pointing down. At malapad ang ibabaw, ibig sabihin may tinuturo siyang takip papunta sa ilalim. Subalit para din siyang ulo ng cobra, kaya mag-ingat sir sa poison sa ilalim. Ayan yung batong yan. At dito naman tayo sa kabila. Ito na yung sinabi ko na mag-down lang. Ang kagandahan lang nito mga katiits, dahil pagdating niya sa ilalim, 8 feet yun ang batong malaki. Pag down nila sa 10 feet, ito na yun mga katiits.
malapad. Ah, naka-point down talaga ang uluhan nito. Nagpapasunod talaga ito sa ilalim. At ito naman, pasok ito sa Thrill Treasure Travel Indeed. Para siyang kahugis ng pakpak ng ibon. Kalahating pakpak. Kombinasyon din na parang 7. Sign ito ng gold. Pero nagpapasunod pa talaga. Trail Treasure or Trail Neck Sign. Ayan ang ibig sabihin ng batong yan. At dito naman tayo sa kabila. Ayun. Nung tinanggal nila ang batong ito mga katits, pag down nila sa ilalim, dito nila nakuha ang kakaibang hugis ng heart na naka flat pagkalagay. Klaro naman. Ito lang kagandahan nito dahil hindi ito gawa ng kalikasan. Meron pa siyang nakalagay na parang box dito na naka-imbus or naka-umbok. Pagdating naman sa likuran, sa kalikurang bahagi nito sa kabilang side, meron siyang pabilog. Makikita ninyo mamaya. At tignan muna natin ang batong malaking ito. Para siyang hugis style kabibi. Duda ko nakasalpak talaga. Meron siyang tatlong guhit. Or klaro ba itong guhit na ito? Ay, chamber type pala ito, sir. Or cave type. Isa, dalawa, tatlo. Sa madaling salita, ang target sa ilalim or hinahabol nating target nakalagay sa chamber na maliit or cave na maliit. Yan ang assessment ko dito. Base rin sa hugis niya. Ang cave na yan or chamber na yan, gawa yan ng matigas na bagay tulad ng simento or pinatigas na adobe. Pwedeng ganun. Nasa loob ang sinasabi niyang cave. Ayan. At ituloy natin. Ito na yung heart na nakuha sa ilalim ng batong ito. Sa 10 feet under dahil 8 feet ang pinakasagad nito. Makapal siya. Nakita ito sa 5 feet. Pag down sa ilalim, diretso na yan 8 feet. At pagdating ng 10 feet sa ilalim, ito naman ang nakitang heart sign. Makikita natin dito mga katits. Ayun, nilinisan na ni sir. Kung mapapansin ninyo, ito yung sinabi ko kanina na may naka-inbus or umumbok na parang box. Gawa siya ng bato. Indicator sign ito sir or signal sign ito na ang deposito sentro dito sa heart na ito. Subalit meron siyang takip dahil ang pagka-heart niya malapad, takip ang tinutukoy nito, combination meaning. At pag nabutas ninyo ang takip na yan or kasama siya ng takip, siguro sa tingin ko mabutas talaga ang takip. Malaki ang porsinto ko doon dahil ang batong nakapatong nito, ang sabi niya may chamber or cave. Pag nabutas ang takip na yon, makikita na at lilitaw na ang sinasabing box na ito. Pag balikta rin naman ang heart na yan sa kabilang side, ayun ang butas. Ayan sa gitna. Ibig sabihin ito sir, treasure under lang talaga. Kung saan siya nakalagay, nakaharap ang butas na ito sa ilalim, down lang talaga. Dahil ang pinaka ibabaw, ito yung nasa ibabaw, nakaharap sa ibabaw. Dahil mayroong tama ng bara. Ayan yung tama ng bara. Ibig sabihin, litaw ang box. Pag nabutas ang takip na yan, makikita na agad. Kaya bantayanan pag nag-down sa ilalim at lumalagabog. Makakatama muna ng matigas na bagay tulad ng mga takip, gawa ng simento or adobing pinatigas. Pag lumalagabog, mabubutas. Pag nabutas, makikita na ang mismong box na yan. At ito na yung pinaka-replikang sinasabi niya. Subalit, pag taubin ito, ito yung nakatingin sa ilalim. Kailangan muna mag-treasure under. Under muna. Kung susukatin naman natin ang kapal ng heart na ito. Pag itagilid ito mga katits, ang pagkasabi ni sir sa akin,
Ayun. Halos na nasa 2 pulgada ang kapal nito. Hindi kasi pantay. Ang ganitong klaseng mga sukatan, mga katiits, na ginawang palatandaan na hindi pantay, malaki ang nasa baba, maliit ang nasa dulo. Dito naman ay maliit. Divide to ito, mga katiits, or hatiin ng 2. Ganito ang pagkuha ng sukat niyan. Ayan. Ngayon, kung ano man ang sukat dito, sa gitna, 1 pulgada. Ibig sabihin, ang 1 pulgada, 1 inch, iguhit natin, 1 pulgada, equals to 2.4 cm, centimeter. Ngayon, ang bawat cm, centimeter, ito, 1 centimeter equals, gumamit tayo ng ibang kulay, 1 centimeter equals 3 feet or 1 yard ang sukat niyan. Suma dito, tal sir, sa iyo, nasa 2 centimeter, 0.4, nasa 6 feet sa 2. I-plus natin, kahit i-plus natin, kalahati yan. 1.5. Suma dito, tal, tulad ng sinabi ko sa inyo, sir, 7.5 feet ang target natin. Simula sa nakuha ang sign na ito. Kung nakuha man ito sa mga 10 feet ay matik, talagang aabutin talaga ng 17 feet to 18.5 feet. Ayan ang target natin. Malapit-lapit na. Or 18.5 feet. Sana may matamaan na malapad at lumalagabog sa ilalim. Pero ang malapad na yan, natakip, matigas talaga yan. Yan ang assessment ko dito sa sign na nakuha sa ilalim. Pero pagdating dito, mga katiits, patuloy pa sila sa paghukay sa ilalim. Ito naman ang nakuha. Ang kagandahan lang nito, dahil base sa experience ko, ang ganitong klaseng hugis pago ay palaka, bullfrog ito, sir, na parang nag-asawahan or may nakapatong na isa. Sure deposit talaga ito under kung saan nakuha ang batong ito. Dahil sa bukid nun, ganitong sign ang nakuha namin, pero hindi sa ibabaw, nasa ilalim. Iguhit natin, 2 bato na hugis palaka. Ganyan, na parang nag-asawahan or nagkapatong ang 2. Down lang kami sa ilalim ng 3 feet under. Doon namin nakuha ang deposito. Pero bago pa man namin nakuha ang deposito, meron siyang takip na manipis na parang lamisa. Manipis lang siya na takip. Nasa 2 inch lang ata yun, or 3 inch. Wala pang 3 inch yun ang kapal nun. Tinakpan yan. Pag ganitong klaseng mga sign na nagkapatong tulad dito, dahil ito medyo maliit-liit. Yung sa amin sa bukid nun, malaki talaga, parang singlaki ng tricycle na bato, 2 nagkapatong. Pero sa taas, direct down talaga ito, wala ng iba. Kaya magandang sign din ito, indicator sign din ito ng deposit nagpapasunod sa ilalim. Yan ang final assessment ko. Ituloy lang ang project nito, sir. Kung ano man ang makita sa ilalim, update agad sa akin, lalo na't mga batong pula, dahil nagwa-warning yan na may trap sa ilalim. Pero kung sintruhan man, sintro talaga ito base sa thermal scanning at mga sign na nakuha sa ilalim. Okay, sa pagtatapos dito sa simple assessment trading natin, sana nabigyan natin ng mga simpleng gabay ang isang kasamahan natin or ang grupong ito na mahanap nila at makuha nila ang target sa area nila. Uulitin ko ulit, maraming salamat. And God bless sa inyong lahat. Thank you, mga katiits.